Hello everyone! Welcome back to my channel. So, sa mga bagong viewers, welcome po sa channel na to. And kung bago ka sa channel to and medyo na nandidiri ka sa pagmumukha ko, pwede ka namang mag-exit. Yes, ganito po talaga ako mag-review. Hindi ako naglalagay ng makeup para makita ninyo aking bare face para masabi ko at makita ninyo kung ano yung totoong condition ng aking face. Okay, so for today's video, meron akong i-review na something na nakakapagpagaling daw ng pimples. So, ito yung Dr. Sensitive Tea Tree and Aloe Vera Pimple Relief Serum. Ayan siya, guys. Ayan. And I bought this for 59 pesos yata ito. Natanggal ko na yung kanyang price tag dito. Pero, sa pagkakaalala ko, 59 pesos to. So, actually, nagamit ko na siya for 1 week. Parang ika-8 day ko yata today. And itong product na to ay meron siyang tea tree and aloe vera. So, serum. Pag serum, unang tumatakbo sa isip ko, ewan ko lang sa inyo kung ano tumatakbo sa isip nyo. Basta pagkakaalam ko, ang serum ay mabilis ma-absorb ng skin. And meron akong ginagamit na serum from Sambay Me. And napansin ko na mabilis siya ma-absorb and natutuyo siya. But this one, hindi siya natutuyo sa face. Sobrang lagkit niya, guys. So, kung gagamit kayo nito, spot lang sa mga pimples na meron kayo. Huwag niyong i-apply buong mukha. Yun nga, i-share ko sa inyo yung mga naging experience ko with this product. And yung tea tree, guys, nga pala. Ang tea tree ay meron siyang antibacterial properties, while aloe vera nakakapag-reduce ng redness and nakakapag-soot ng, alam mo yun, parang mga skin irritation, parang nagpapakalma niya. So yun yung ginawa nitong product na to sa aking face. And maglalagay ako, guys, ng mga clips kung saan ginamit ko siya para masubaybayan ninyo yung changes. And ano bang, paano ba to gamitin? Ginagamit siya 1 to 2 times daily, depende sa iyo kung gusto mo siyang gamitin ng once a day or twice a day, bahala ka. Pero ako, ginagamit ko to ng gabi, ibinababad ko siya sa face ko, and then kinabukasan after kong maligo, naglalagay ulit ako, guys. And pag nagme-makeup ako, pwede mo rin siyang ilagay underneath your makeup. Or pwede mo rin siyang ilagay underneath ng moisturizer or sunblock. Parang ito yung pinaka ilalagay mo sa skin mo. Parang ito yung pang-protection sa mga something na ilalagay mo na makeup. Yun, parang kumbaga serum nga, di ba? Parang added moisture sa face mo, added protection, parang ganon. So, yun nga. Anong nangyari sa akin, guys, ay ito. So, mag-insert ako ng mga clips para masubaybayan ninyo. And mag-voice over na lang ako para hindi mahirap intindihin yung mga clips na ipapakita ko sa inyo. So, this is our before. Akala nyo lang konti yung pimples pero may tumutubo dyan. Nagsisimula na sila tumubo dahil monthly period ko nung time na yan. So, day 3 agad tayo, guys, kasi wala akong masyado napansin on day 1 and day 2. Ang napansin ko lang is thick yung product na yun, tsaka hindi siya na-absorb ng skin. Para bang natutuyo, hindi siya natutuyo sa skin. Sobrang lagkit niya. So, day 4, ayan, nag-start na siyang mahinog. And medyo nagda-darken na yung aking mga pimples. Akala ko mag-heal na siya. And then, day 5, ayan, parang, alam mo yung parang swollen yung aking pimples. Ayan, hinog na yung iba, and yung iba, nagda-dry up. Tapos, medyo masakit na siya, guys, kaya nag-decide ako na maglagay na ng product, mag-add ng product para mapabilis yung pag-heal niya. Ayan, kaya meron dyan kulay pink. So, ayan, kita niyo naman, di ba, yung effect pag meron siyang added product, mabilis matuyo yung pimples. And ito na yung condition ng aking face ngayon. Ito yung dating niya. Yung iba dyan ay scar na lang. Yung iba is medyo nahihinog. And yung iba is medyo natutuyo. Ayan. So, yun. Okay, so yun ang nangyari sa aking face. And okay naman siya actually. And talagang nakakahinog siya ng mga pimples. Parang kokonti pa yung araw na ginagamit ko siya nang merong tulong ng ibang pampatayo ng pimples. So, para sa akin, okay to sa akin. Gagamitin ko pa rin to, ubusin ko to, guys, pero hindi na ako magre-repurchase kasi para sa akin mabagal. So, maghahanap na lang siguro ako ng iba pang serum na mabilis matuyo. Sana may makita ako na kagaya nito. Ang ganda na sana eh, kasi yung pagkalagkit niya, hindi ko lang talaga carry. Okay, so that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo, guys. Subaybayan ninyo ang pag-heal nito mga pimples na to. Alam niyo naman, di ba, yung aking mukha, seasonal ba? Alam mo yun, yung parang may time na
makinis ako, may time na sobrang puno-puno ako ng tigidong, nakakainis nga. And huwag kayong mawala ng pag-asa. And ayan nyo guys, tutulungan ko kayo. And baghahanap pa tayo ng mga products na pwedeng maka, alam mo yun, pwedeng talagang makapag-heal ng ating mga pimples. So, huwag kayong panghihinaan ng loob. And nakakaramdam ako nyan guys, nakakaramdam naman talaga ako ng depression. Gawa nitong pimples na to. Pero, iniisip ko, kung madidepressed ako and ma-stressed out ako sa mga bagay-bagay, sa mga ganitong klase ng pimples, lalo siyang dumadami. Pero, sobrang thankful naman ako na wala nang nadadagdag. Yan pa rin sila. Yun nga lang, medyo talagang, ano siya, sobrang pula niya. Okay, so, yun. So, yun lang guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo rin yung notification bell para every time na meron tayong bagong video, meron kang notification. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. And I hope to see you again on my next one. Bye!